that story. Ang Celts ay binubuo ng Ireland, United Kingdom, and Northern France during ancient time. Ang Celts ay nagpractice ng Celtic paganism. Marami sa kanilang rituals and traditions ay nagsasakripisyo sila ng hayop. Gumagawa ito ng mga gawain ng witches and warlocks. These days, we commonly call it witchcraft. Ang Halloween ay isa sa mga fiesta ng Celts. Ito ay tinatawag na Samhain Festival. Ang Samhain Festival ay ginaganap sa end of the harvest season. Ito ay ang pagtagpo ng summer at winter. Ito din ang pagtagpo ng light and dark, kung saan pinaniwalaan na ang pagtagpo ng ating mundo at sa kabilang mundo ay madali lang. Ito ang kadahilanan ng kung bakit ang mga araw na ito ay importante sa mga taong nag-practice ng witchcraft. Nang umusbong ang Kristyanismo, ang Samhain Festival ay ginawang Halloween. Hallow means holy people and win means eve or gabi. Ibig sabihin, gabi ng mga taong banana. Kahit iniba ng Kristyanismo ang pangalan ng Samhain, ang tradisyon at rituals ng mga Celtic ay pinapractice pa rin. At ang araw na to ay espesyal pa rin sa mga witches and warlocks, at hindi pa rin nawala ang mga pagans. Sila ay umusbong at lalong umusbong sa panahon ngayon, at meron na ngang mga Church of Satan. Misty Katakutan Story. Gabi iyon at tulog na ako. Masarap ang tulog ko, subalit ako'y nagising sa ingay ng mga aso ko. Dahil isinara ko na ang third eye ko, hiniling ko ito sa Diyos na hindi na ako gaano makakakita hanggat hindi kinakailangan. Wala akong makita doon sa direksyon kung saan sila tumatahol. Kung kaya't kinuha ko ang cellphone ko at nagpicture ako kung saan sila tumatahol. At sa picture, nakita ko ang mga espiritu, iba't iba sila. May mga babae at lalaki lumalakad sa iba't ibang direksyon. Ang pinaka nakakatawa ay yung lalaking nakaharap sa gate namin na para pagang gusto siyang pumasok pero hindi siya makapasok. Hindi ko alam kung bakit hindi siya makapasok. Na espiritu naman ay makapasok kung gusto nila. Pero tela, hindi siya makapasok sa gate namin. At yun na rin ang ibang espiritu, hindi sila makapasok sa gate. Ang lalaking gustong-gustong makapasok ay parang nadisgrasya siya bago siya namatay. Meron itong dugo sa tagiliran ng kanyang bibig. At doon sa bandang puso niya, may nakatatak na mukha. Mukha ng demonyo. Ang mukha niya ay tela puot ng galit. Nakatingin sa kanya ang isa sa mga espiritu at baga tela ito ay takang-taka. Pumunta ito sa ibang direksyon. Nangyari ito sa buwan ng Oktubre, kalapitan ng Undas. Misty Katakutan Story. Don't forget to support this channel, Miss D. Katakutan Story. Para mas maging maganda ang ating mga stories dito sa Miss D. Katakutan Story. Subscribe and like our channel on YouTube, Miss D. Katakutan Story. At eto muli si Miss D. nagsasabi, ang taong walang alam sa mundo ng kababalaghan ay paglalaruan ng aswang at ibang nilalang na hindi nakikita ng ating dalawang mata.